Mga fathers, masamang balita. Nasuspended daw po si Mario dahil sa nangyari sa pasugalan. No? Bakit naman siya masususpende? Eh kung siya talaga ang nagsasabi ng totoo. Pero sino magpapatunay sa sinasabi ni Mario? Wala naman siyang ebidensya. At si Santino lang ang nakakita na may pasugalan sa loob ng rest house na yun. At pag lumabas naman si Santino at sinabi niya nakita niya, eh sigurado malalaman yun ni Mayor. Naku, Father, malaking problema yun para sa bata. Baka hindi dapat malaman ni Santino yung tungkol sa nangyari kay Mario. Sa ngayon, hindi pa niya kasi nakikita kung ano yung mga implikasyon na nakita niya kagabi. Tama si Father Jose. Mahalagang manatiling inosente si Santino sa mga pangyayari. Dahil kung hindi, maiipit siya sa gulo. Magiging komplikado para sa bata. Baka maipit pa siya sa pagitan nila Enrique at Mario. Bakit ka umiiyak? Eh kasi si tatay, natanggal siya sa trabaho. Ha? Bakit daw? Eh kasi sumugot siya dun sa pasugalan. Nakita mo daw yung Santino. Tapos nakita mo daw yung si Tito Enrique. Kaya lang, hindi ko niya pwedeng ipahamak. Kaya sumugot siya dun. Santino, totoo ba yun? Nakita mo si Mayor Enrique sa loob ng pasugalan? Saan ba yun? Kuya pa ako, doon sa may rest house. Joy, totoo ba? Natanggal si Tito Mar sa trabaho dahil sa akin? Kasi naniwala siya sa akin? Oo, Santino. Kaya lang walang naniniwala sa kanya eh. Ito naman sinasabi ni Tatay Santino, di ba? Nakita mo, di ba? Santino, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na hindi sinungaling si tatay. Sabihin mo sa kanila, Hepe, na nagsabi ng totoo si tatay. Father. Oh, Father. Anong balak mo dun sa trabaho mo? Ayun, naalisan ko na, siyempre. Nakala ko nga tuloy-tuloy na yung trabaho ko eh. Akala ko makakapag-ipon na ako para sa pag-aaral ni Santino. Yung mga pangangailangan niya. Ay, nako. Okay lang yun. Marami pa naman trabaho dyan eh. Sa bagay. Yung anak mo, ba't di pa dumarating? Di ba labasan na nila? Oo nga po eh. Sabi ko siya, ayan, sumamatuloy yung tiyan mo. Ay, hindi dapat. Oh! Joy, Santino! Hepe, hindi po sinungaling ang tatay ko. Nagsabi po siya ng totoo. Di ba, Santino? Joy, mga bata, huwag kayong makialam sa usaping ito, ha? Kasi, pang matanda lang ito. Sige, uwi na kayo. Baka hinahanap na kayo. Santino, sabi mo na kay Hepe. Hepe, totoo po yun. Totoo po yung sinasabi ni Tito Mario. May pasugalan po dun sa loob ng rest house. Nakita ko nga po yung si Tito Enrique. May dala po siyang maliit na puno ng pera. Santino, mabigat na akusasyon yung sinasabi mo. Pero, totoo po yun, Epe. Nakita ko po dun si Tito Enrique. Tsaka, sinabi ko din po yun kay Tito Mario. Ah, eh! Totoo ba yung sinasabi mo, Santino? Nakita mo talaga si Mayor? Oo nga! Teka, ano bang ginagawa ni Mayor doon? Nagsusugal din ba siya, ha? At paano ka nakarating sa pasugalan, Santino? Hoy, kayong tatlo, ha? Huwag niyong hinaharas itong mga bata, ha? Bakit? Mga reporter ba kayo? Dante, palayasin mo nga yung mga yan. Ngayon din! Yes, sir. Narinig nyo? Umalis na kayo. Sina? Tino! Totoo talaga yung sinasabi mo, ha? Kami! Bakit hindi lang siya? Makarap lang kami! Tino! Tino! Sa pasugalan! Tinatalong naman lang kang Tino ka! Santino, hindi biro itong sinasabi mo. Pero kung nakita mo nga,
at nakahanda kang magsabi, kailangan kunan ka namin ng statement. Kailangan pumunta ka sa presinto. Pero isasama mo ang tatay mo. At dapat sabihin mo sa tatay mo, meron kayong kasamang abogado. Kasi lahat ng sasabihin mo, pwede natin gamitin para ikaso kay Mayor. At dahil dyan, maaari siyang matanggal sa trabaho. Oh!